Shall we begin? Let's begin now. Hello, hello. Kumusta kayo dyan? Mga kamatsile, mga kamagong. At sabihin ko na rin mga kung nakikita nyo. Ito, mga kambig falcon, narito tayo. Pag-usapan natin ang VOLTES 5. Of course, dalawa. Ang pag sinabing VOLTES 5, sa mga kaida rin ko, pwede natin sabihin yung 1977 original. And of course, sa bagong panahon, ang legacy. Okay, ang legacy. Na CGI. All CGI? Hindi naman po. Hindi naman lahat yan is about CGI. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Gusto ko lang makita ninyo. Ayan, ito na sa gitna, ito yung VOLTES 5 Legacy. Kahit yung ano, di ba, nandiyan silang lima, yung tatlo magkakapatid, pati na si Jenny at si Mark Gordon nandiyan. And, may iba-ibang tema, meron din naman VOLTES 5 na hindi sa kabila, si Prince Ardos yung nakita ko. Pero, nandiyan din, kung titingnan nyo itong nasa gitna, nandiyan din si Prince Ardos. Okay. And of course, yung astig, we're talking of CGI, live action, so, hindi na po to flat surface na yung drawing, plain ng color, ganan. Kaya, makikita ninyo, after 23 years, is it 23, 26? Eh, mahina ako sa math. 23, 77, 23 plus 23 is 46. After 46 years, ibang panahon na to. Sa kabilang ano pa yun eh. Yung 1977 eh. Nung kabilang siglo pa po yun. Kabilang century pa. So what could you expect? Madaming improvement. At yung sa mga nangbaba sa nalikha ng Pinoy na ito. We've come so far. Walang president ang nangyaring ito. Kaya excited. Hindi dahil kami matatanda ay maingay. But you know, you millennials, you've seen that during 1990s sa iba't ibang channel up to hanggang nabuo nyo nga eh. Yung panahon ko, hindi namin nabuo po yan. And pag-usapan natin yung kwento ng gusto ko mag-focus tayo doon sa unang week. Kasi yung unang week, mga kapatid, actually is, hindi ko naman, they had the artistic license pa rin na pahabain nila dahil ang tanda ko noon araw, isang palabas, ang Biyernes, isang labanan, tapos agad ang boxing at the end of the 30 minutes or 1 hour, including the ads. 6 o'clock, takbuhan na kayo, pang, doon sa probinsya may ano pa 6 o'clock yung kampana. Sa, of course, nagmamano pa kami noon sa tatanda, pero yung mga naglalaro sa nalansangan, kanya-kanya na balik sa mga may magandang TV na kapitbahay na o mas maluwag yung ano. Yung mas malawag yung tahanan na pwedeng ipaunlakan na may manonood. Isa na ako doon. Wala pa kaming color TV noon araw eh. So, sa mga neighbor ko dyan sa amin sa Lipa at yung mga nagagandahan naming kapatid ng mga kapitbahay namin, na Cecilia Pandinam namin. Pero mababait yung mga yan. We have maganda yung neighborhood namin eh. Pero ibang kwento po yun sa Lipa. The point is, ganun kami kasigasig or kakarag. Ganon kami kakarag pag nagbo-VOLTES 5, pag 6 o'clock na. I remember it's all every Friday. Ngayon, Monday to Friday. Tapos na iba pa yata, meron, salitan yan eh, yung Masinger si May Dynamos. Actually, according to article is talagang nabili nila yung tatlong yon. Kasi na magkakapatid. Magkakapatid na license to broadcast na dahil meron yatang nalimutan ko yung isang ano na medyo sikat na agad noon sa Japan mahal din namamahalan sila ng kunin and history would tell na they got it right na nakuha nila si VOLTES 5. Masinger si I think was number 2. Dimos sa Tuesday, Wednesday yata. Basta yung mga ano yung salitan sila whole week. Okay. So here comes, that was 1977, hindi namin natapos dahil, well, may martial law. Hindi yata nagustuhan ng mga bumubulong sa palasyo.
na masyado daw yung mga bata ay nagbo-voltes 5 na oh, laser sword. Nadaan pa yung lente. Dawa. Wala pa ako. Hindi ko masyado napag-aralan yung tsaka ano eh. Masyadong quiet na lang tayo. Ibang issue na lang. The point, hindi namin natapos. Mga dalawa-tatlong episode yata. Doon sa ending. And noong 90s naman, bumalik siya sa air eh. Pero iba-iba yung nagdalang channel. Ako na alam ko napapunta sa RPN9. Napapunta pa yata sa IBC. So eventually, sinini rin yata ng GMA para matapos yung huling buong pelikula na in cartoons. We're talking of the cartoons, the original cartoons. So, fast forward, here comes GMA with TOIE Incorporated na ano naman nila, napagbigyan at mapangahas na ginawa ng GMA. So, tomato ganting na price tag na namaya natin pag-usapan. Pero talaga, ano, hindi po basta-basta. Kung uso ngayon, kung napapanood niyo yung mga Game of Thrones, yung mga Netflix, na kada isang episode ay milyones. Hindi pa, wala pa tayo sa level na yun. Pero, yung This is Unprecedented, wala pang nanggawang ganito. Kung makikita nyo kasi ang history ng mga special effects, in my opinion and on my experience, alam ko pinagyayabang na noon ng mga okay kapiri ko, pagyayabang na nila ng special effects nila. Tapos sa sinihan, I think Panday ba yun? O yung Kiribong Revilla, pinagyabang din nila yung, at saka yung Ravenna, yung sa GMA din. Yung Aguila ba yun? Yung kay Gutierrez. Yun yung mga special effects. At saka alam ko yun. Pero never been this like this and this expensive, okay? Tumataginting na 7 figures? Hindi. 7 figures yan. Yeah. Daw ang accordingly kung huling balita na sulpot ko sa akin bubid. Pero look at this ha. Of course, iba yung live action, real person, and with the aid of new technology, yung CGI. Ano ba yung CGI? Computer generated image. Okay. We were able to make halos na walang hangganan, ano? Kung saan na na-limit yung drawing and ano, na-enhance talaga ng CGI. Of course, CGI is not only just computer. The 3D effect is a different genre na umiibo na real life. With real people, pero yung the rest na hindi real people, where ano, hindi yung tipong stop motion thing, okay? Yung mga sinauna ring effects na parang clay. Hindi po ganun. Maganda. Hindi ko pa napanood po yung cinema. Wala ako sa Pilipinas, for all you know. Pero I heard it's good. And yung isa po namin channel, you know, our family have several channels. Ultimo naman yung trailer na February pa namin trailer. And yung bit ba naman nung lumabas yung cine, bigla kaming na-strike. Bigla kami na-strike. So, sana naman yung GMA pa. Pagbigyan nyo naman kami, ako naman eh. Tulad nito, we are making a critical review. And ang focus ng critical review, kung ngayon gusto ko lang, hindi na po, wag po natin masyado pag-usapan yung mga detalye mo na. I am not a technical person. Pero mapag-usapan natin, ano ba yung mga, meron talagang kaibahan itong dalawang ito, okay? Pag-usapan natin yung intro, ha? Yung intro, it's really a press approach. Okay? Hindi naman porque talagang ano nila eh, ano bang tawag? Kumbaga sa kung sa nagpatalya, in-overhaul mo talaga eh. Ultimo yung kanta, the original soundtrack. Dyan na siya, no? Pinasok nila sina yung mga bagong artist nila. Of course, si Maria Clara, si Julie San Jose made the original soundtrack. I don't know yung original soundtrack solo kung sino kamanta, but kung makita nyo press approach because it's kakaiba. Again, I was telling earlier, dati kasi flat surface drawing, one dimensional, okay? Iba yun eh, kaysa ngayon. We mas lapat yung ano, yung audience impact para sa akin. Pero magsisimula tayo doon sa kwento na yung ano bang kaibahan at pareho. Again, na sinasabi ko, naging tapat sila doon sa original na
na material. Okay? Yung opening twist na, ayan na, ang busing yan. Kita niya yan. Yung nadun sila sa mga parang globe o viewing deck noong palace nila. Noong mother's skull, mothership. Okay. That was very epic. Di ko pa gano'n nagsimula yung episode 1 ng Voltes 5977. Ganun din ang ginawa nila. And it's a great cinematography. Pag eto na yung the real camera. And of course, the CGI thing. Ibang dating. Talagang imagine na parang panaginip na nakita mo na sana eh. In true to life images, okay? Kaya nga ano eh, kaya nga action na ano eh. Ang tawag din ito, live action ang tawag. Tapos kung paano yung di nakagulo, pumasok, invade na daw ang Terra X, ang Earth. Yung mga ano ni Sardo. That's exactly what was in the original, okay? Tapos si ito, si Professor Mitsuyo or Mrs. Armstrong. Ang ganda ng dating din niya, kung makikita. This is, we're talking episode 1 sa 1977. I'm telling you, yung pong, these were the magic and the artistic license of Derek Reyes liberally na ginamit niya. Mahirap po yun eh. Pag ginawa nilang 5 days, actually hindi pa tapos. Whole week yung one episode. Okay? Balik tayo doon sa intro. Kung matatandaan nyo yung intro, meron dalawang ilan. Ang ganda ng intro nila, ng character intro ng members ng Voltes 5. Kung natatandaan ninyo si Jenny, yung kanyang ano siya doon eh, parang Black Ninja. Matamot lang si Black Widow. Ching-ching! Okay yun. Kuha nila yun. Kaya yung kaya ano, si Mark Gordon, kabayo, pwede na, ayos yun. Pero itong kaya ano, motor, pwede yan. Pero walang stunt si Steve Armstrong. Matindi po yun animation noong araw. Hindi ko alam ba't nila hindi nagawa o very challenging yun. Kasi nag-stunt siya doon eh, bumabaril, alalito lapid, patalikot. Yun po yung intro ng cartoons, kung paano pinakita si Steve Armstrong. Eh, doon eh. Lang eh. Bitin eh. Doon na bitin tayo doon. So, eto pa. Eto ang ano, si Little John. Doon sa, kung nakita niyo yung episode 1 ba? Sa noon Monday. Pinakikita na rin ba yan regularly? I think noon Monday lang eh. Pinakikita. Tinatawagan na sila. Go to Big Falcon. Nasaan si Little John? Nakasakay sa Dolphin, no? Parang naglalaro lang, parang ginawa theme park yung Cap Big Falcon. Pero yung pong ano, doon sa cartoons, matindi itong batang to. Alam niyo yung ginawa niya? Pinatay niya yung shark. Parang hinahabol siya ng shark. Umiwas siya. Sabay last doon sa shark. So yung pinakita yung bravery ng bata, eh dito, eh parang where she a young kid. In a different respect, na siya naman yung genius sa engineering. Which is, well, nandun din naman yun sa ano, dahil eventually lalabas yung si Octoy, meron siyang assistant doon. So, pero dito, na-highlight yung pagiging, yeah, bata niya. At saka lang, unti-unti yung characterization na kung paano siya, magaling pala siya sa ano. Eventually, binigyan sila ng assignment. This is all throughout the week. I can't remember which is day 1, day 2, okay? Pero, again, kung paano, di ba yung day 1, doon ko gagagad ang kalaban. This is exactly what is on the cartoons, okay? In 1977, inilabas agad na nabigla nga sinasardo, meron palang, aba, may pang, wala to sa report, ah. Yan ang tanong, eh. Wala sa intelligence nila. Kaya, maganda yun. Nakuha din nila yung, anong yun, yung parte na yun. Tapos ang matindi, maganda doon sa character presentation yung pinaka gusto ko among doon sa lima, banggit ko na si Little John, si Steve, Jane at saka si Mark Gordon.
ang true tone nilang nakuha ay yung piano. Big Bird po. Kung paano siya kagaling sa bush-bushy yun eh. I believe bushy yun ha. Yung stick, pa-pa-pa-pa-pa. Tapos nung napalibutan na siya, iniikot niyang ganun. That's exactly what's in the original 1977. So isipin nyo, akala nyo, sa mga bagong nanood lang ng Voltes 5, akala nyo eh, gawa-gawa lang yun. Actually, it was adapted really from the original source, which is the 1977 materials, okay? Pero balik tayo dun sa ano. Dito sa Legacy, dun sa week na yon, lumalabas na, kung nakita nyo, di ba na dun si Dr. Armstrong, si Rothgar, lumaki yung mga bata sa loob ng camp. Di ba? Napasin, nakita nila eh, yung, sino yung giant na yon? Laki ah. Di ba? Bago umalis yung tatay nila. Dun sa ano, umalis din yung tatay niya, nagpaalam sa kay Mrs. Pero, hindi nakita ng mga bata yung actually yung big Camp Big Falcon. Yung mag-asawa lang, alam nila. Parang secret, ano, yun ang trabaho nila. Pero, kumbaga, maghiwala yung trabaho nila at saka yung family nila. Hindi katulad, dito medyo na-explore ni Direk yun eh, na kung meron siyang parang military base, may civilian, may tinatawag pa na PK, ano yan? Ano yun itong Friday? Privileged kids, okay? Ganda nung effect na yan. Pero doon po sa ano, hindi lumaki doon ang mga bata. Nalaman lang nila na may Camp Big Palco nung ayan na magigigirahan na. Although they were trained na meron silang panlaban. Sabay na pakita sa Big Falcon, sabay na rin pinakita si Voltes 5. Ganon din po ang nangyari sa scenario doon na pareho na yung ginawa nila si pinano nila, they were dilly-dally kung tama ba yung simulation nila at saka yung ano, training sa actual is magkakapareho ba. Na nagawa naman nila, yun pa rin. So, going to episode 2, doon naman yung I think is mangyayari next, this week. Okay, mangyayari this week. Pero, paano nila, di ibig sabihin, I don't know, kung opening, papatay, magkakabakbaka na, matutuloy yung bakbaka ni Duko Gaga, saka papasok, yung matindi yung sunod na pasok. Dahil, spoilers alert, dalawa yung lulusob sa Camp Big Falcon, tsaka iba yung kalaban ni Voltes 5. Yan. So, balik tayo. Sa week 2, this week, mukhang doon itutuloy yung park up ng episode 1 noong 1977 and part 2 na rin, okay? Na kasi ginawa nila ano eh, nag-flashback sila from current na labanan doon sa Who Are the Armstrong, Who Are Voltes 5. Bumalik sila sa origin, okay? I don't know if it's the same thing I heard on the mga nanood ng sine, bakbaka na daw agad eh. Wala na daw origin eh. Yun ang sabi ah. Noon isa kong napadaan ako sa isang vlog. Okay. And did I mention na dalawa? Dalawa yung two-prong. Dalawang side. Medyo military ang team. So, tapos mapalaman agad sila sa bagong robot. Tingnan natin kung so far, yun. Pero, I like you to tell you also, mga kamagot. Kaboltes 5, Kabismaster, Kabisfighter. Overall, the whole thing is really fresh for everyone. Regardless of anong generation na nare-represent nyo, like me, 40 and above, or doon sa mga 20s and above, 20 to 30, the millennials, na noong nakapanood ng 90s, o dito sa Generation Alpha, na probably thinking, ito ba yung sinasabi nilang maganda na, ano? Well, pwede siyang itapad doon sa mga polished na 30, 50 years na Hollywood production na nakakagawa ng Transformer. But this is the, finally we got this. Finally, next step, nakapangahas na tayo na may mag-invest. If money is not an issue, really, I think we've done this before, right? But hello, our market is only basically is the Philippine viewers, and ngayon mukhang nagugustuhan sa ibang bansa, kaya nag-invest ang GMA dito. Pero overall, ang ganda po. The generation nagta-transcend dito.
Tapusin sa Friday. Kaya yung maganda, ultimong may 10 years old playbook of Eli and now to his channel A, yung Digico. Doon yung mapanood yung iba, yung mga video reaction. He enjoyed it, okay? Weekend, papakita namin ang mga actual video reaction namin doon. I'm talking about the other two channels. And yung over-expectation might turn off the audience. That's a bit eto lang. But hey, again, we should say, finally, we've gone this far, okay? Yun lang naman sasabi ko. And hey, I was trying to promise you may trivia tayo. Hindi naman to spoilers, pero kasama to dun sa, kung nakita ninyo, I think Wednesday, Thursday, nun dun sa planet ng mga Busan yan, Busan, sa lahi ng Busan. Di ba? Parang mga, maharlika sila doon, mga royal family. Pero makita natin na si Rodgar was so kind at favorite nung emperador, ng emperor, okay? And he was handpicked to be the next emperor. Okay? Regardless, meron siyang anak na totoo. It looks like a bastard son. Wow. Again, bastard son. Hindi kasi pinakasalan yung nanay, di ba? Narinig niyo yun, si Chanda Romero was saying, ayon yung mapupunta kay Rodgar. Diba, this is 1977, diba parang pareho din to ng tema sa Gladiator? A movie from 2000? Diba? Ito yung, gato rin yung kwento ng Gladiator, Russell Crowe, being handpicked by Emperor Aurelius. Okay? Aurelius to be the next. Okay? Because mahal siya ng tao, si General Maximus. Si Cole. Ay, hanggang, nagkaman ng mga betrayal, ito yung anak ni Pumayag. So, Voltes 5, the story, and maybe it was also taken from another story, pero now sila, nauna sila 1977 before yung plot ng Gladiator in 2000, that was some 23 years after. Yun ang formulang ginamit sa screenplay ng Gladiator, okay? Yun po, sa mga mga hindi nakapanood ng Gladiator, panoorin niyo sa mga Generation Alpha. May second trivia, gusto ko malaman ninyo, nalaman niyo na basically nung Friday, 'di ba, na magkapatid, may anak ni Rodgar si Sardos. Okay? Meron pong linya at the end, mabuhay pa si Rodgar at malalaman doon, magsasabi siya, I am your father. Hey, ano yung pamilya na naman? I am your father. Opo, Star Wars. Yung linya sa Star Wars na misquoted, hindi na po sinabing Luke, I am your father. Hindi po ganun eh. Actually, sinabi niya, kilala kita, ikaw pumatay sa ama ko. Sabi actually doon ni Darth Vader, no, I am your father. Pero anyway, I am your father. Yun yung the famous line. Ganda, that was year 1980. 1980, kasi doon lumabas si Darth Vader, nag-away sa Empire Strikes Back, second film ng Star Wars. Okay? Lumabas. That was 2000. 3 years, nauna na naman po ang Voltes 5. Nauna na naman dahil nasa kwento, natapos naman nung year na yun ang kwento ng Voltes 5. Doon din nagkaano si Rodgar at si Prince Sardo. Sinam, nag-aaway, spoilers alert. Sising-sising si Rodgar na si inuusig niya ang Earth, amang kapatid niya pala itong mga Armstrong brother na tatlo ay miyembro ng Voltes 5. Only to learn that they have the same father. At nandun si Rodgar sumabi, nagsabi, I am your father. Meron po tayo makikita doon na magpapatotoo na paano yun doon. Hindi nyo napansin noong Tuesday, nung inalis yung inalis yung sungay at pinahirapan si Rodgar, may isang gamit doon na mag, many years after, at the end of this story, ay lalabas just to prove something. Okay? Kung ano yon,
alamin natin at panoorin ang bawat episode. At kung gusto nyo pa rin panoorin yung cartoons, I think there's a lot of materials in YouTube courtesy of TOIE, okay, production. So, yeah, may dalawa akong tribute sa inyo today. So, sana panoorin nyo and subscribe to my channel and share this video. Yun lamang po. And this is all for now, okay? Thank you for watching. Okay, bye-bye. This is Saigon de Manila, Daily Postscript. Okay? Oh, baguhin natin. This is Daily Postscript with Saigon de Manila. I may not be around sometimes because we have the Daily Postscript na pwede naman ibang anchor. Okay? Bye-bye. Pero bago mag-bye-bye, gusto niyo pa ba ng ano? Ay, ano tayo, matitira tayo ng copyright songs. Gusto ko sana magpatuloy ng ano. Okay, bye. Until next video.